Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Leo Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. At kung nasaan man po kayo ngayon, Gemini, keep safe. Okay? Sana po ay okay kayo at safe kayo, mag-iingat kayo. So tignan natin ang mga ganap sa inyo dito, October 17. Thoughts, marami kayong iniisip sa ngayon, Gemini, marami kayong pinagdidiskartehan, nag-strategize siguro kayo, or maaaring sadyang marami lang kayong concerns ngayon, no, na inaasikaso, marami kayong pinag-iisipan, no, that could be iba't ibang area ng buhay ninyo ang pinag-iisipan ninyo. So we have community, whatever the case may be, Gemini, suportado kayo ng maraming tao, no? Kung ano man ang pinag-aalala ninyo, kung sa pamilya man yan, sa trabaho, kung ano man, no? There are supportive people and helpful people lagi na nandyan sa tabi ninyo. So, huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala. If you need help, meron mga taong laging nakaantabay sa inyo para tulungan kayo, no? So, yan, maaaring mga kapitbahay ninyo, ano pa, mga kaibigan ninyo, you know, you have built a community, no? A supportive community around you dito, kahit sa mga katrabaho ninyo. Lagi at lagi merong mga willing na tumulong sa inyo, Gemini, sa kung ano man ang inyong kailangan, okay? So, we have occupation. Ayan. So, maaring iba sa inyo dito, ang pinag-iisipan ninyo is about sa trabaho, no? Maaring siguro may task kayo na medyo mahirap-hirap gawin ngayon. Yun ang napipick up ko for some of you. At huwag kayong mag-alala about that, no? You just need to reach out to people, no? Maaring, ano yan, merong tutulong sa inyo, katrabaho ninyo, supervisor ninyo, maaring ganun. You just need to ask for help, no? At masusolusyonan ninyo yan. Magagawa ninyo yan kung ano man ang task ninyo na yan. For others of you, napipick up ko din dito, maybe, no? Ang iba sa inyo siguro naghahanap ng trabaho, maaari din ganun. And there is going to be someone na makakatulong sa iyo, makakapagbigay din sa iyo ng tip kung saan kayo pwedeng mag-apply, yung mga ganun ba, no? Or baka may mag-refer sa inyo, no? May mag-refer sa inyo sa isang kumpanya, sa isang merong kakilala siguro na mataas ang posisyon sa kumpanya, no? And you know, maaaring ang makuha pa ninyo dito na opportunity for new job is yung ano ninyo, yung trabahong gusto ninyo talaga, no? Maaaring yun ang trabahong pinapangarap din ninyo. So maaaring yun din ang mapasukan ninyo sa ngayon, Gemini, no? You have great fortune, mangyayari yan dahil ang swerte ay nasa inyo ngayon, no? Good fortune is in your horizon, at hindi lang good, great, 'di ba? So napakaganda, napakalaki ng scope ng swerte na 'to. Hindi lang ito swerte sa paghahanap ng trabaho, hindi lang ito swerte sa pamilya, hindi lang ito swerte sa mga kaibigan, no? Hindi lang ito swerte sa mga kapitbahay, but swerte din sa pera, no? Gemini, maaring maraming opportunity dito for you for finances, no? Na dumating sa inyo dito. Financial opportunities, financial blessings, maaring umulan talaga sa inyo dito, Gemini. Kasi tignan ninyo, gold vessel, napakalaki ng gold vessel para sa kamay ng babaeng ito, di ba? At bumubuhos, di ba? Yung gold four-leaf clover, which symbolizes swerte talaga. May mga alahas, may mga gold coins. So, iba't ibang klaseng pagkakaperahan. So, maaring yung source dito ninyo ng perang parating sa inyo could come from iba-iba, no? Different sources. Ang panggagalingan nito, kaperahan ninyo or ng mga financial opportunities ninyo dito, Gemini. So, this is really great, no? Napakaswerte. We have bad health. Ayan, so mag-alaga kayo ng sarili ninyo. Alagaan ninyo yung sarili ninyo. This is a warning for you, Gemini, no? Na maaaring
sa stress na ginagawa, na nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, nararamdaman ninyo kasi lalim na iniisip ninyo dyan. Maring na-stress na kayo dito, no? Mentally and emotionally stressed out siguro ang iba sa inyo dito. Or maaari din na physically stressed out din kayo dahil meron din tayong occupation card. So maybe pagod na din ang iba sa inyo sa trabaho, napapagod na sa kakaisip, marami na kayong iniisip, maraming pinoproblema siguro ang iba sa inyo, kaya nai-stress na kayo, no? So, ang warning sa inyo dito, alagaan na ninyo ang inyong sarili para maingatan ninyo ang inyong pangangatawan, ang inyong kalusugan, hindi kayo dumating sa punto na magkakaroon kayo ng bad health. Kaya ngayon pa lang, wake up na, Gemini. I-prioritize na ninyo ngayon ang inyong well-being, ang pag-aalaga sa inyong katawan, ano? Sa inyong overall health. No, bigyan ninyo ng oras, panahon ang pag-aalaga sa inyong sarili para maiwasan ninyo ang bad health na to, no? Gemini. What else? We have false person. Mag-iingat din kayo, no, sa mga sinungaling dyan. Maaring sinungaling na mga tao yan sa trabaho ninyo. Maaring may mga inggitero at inggitera din dyan. At maaring mag-try na isabotage ka sa trabaho. Magsisinungaling sa'yo, manloloko sa'yo, no? Be careful. Be careful, no? Sa mga taong nasa paligid ninyo. Be vigilant all the time. At saka pag-iingatan ninyo ang mga ginagawa ninyo. Lalong-lalo na sa trabaho, okay? So, Gemini, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte kayo ng mundo sa ngayon, keep safe po. Okay? Mag-iingat po kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. October 17 po, tignan natin ang mga messages ninyo. We have occupation, ayan, Libra. Maaring ano to, ang focus ninyo ngayon is your trabaho, no? Maaring yung priority ninyo ngayon is your work. Ang priority ninyo ngayon is pagsisikap, no, sa inyong pagtatrabaho. So maaring yun ang focus ng iba sa inyo dito, Libra. What else? We have expectation. Ayan. Maybe you have a lot of expectation sa trabaho ninyo, no? At saka, nire-remind kayo dito ng expectation card na to, na yung mga, kung ano man yung gusto ninyong mangyari out of your work or sa trabaho ninyo mismo, hindi mangyayari yan if you are not going to take action. So, parang ngayon, kung ano man yung ine-expect ninyo, no? Na maging output ng iyong pagtatrabaho, you need to do something about that na ngayon. You need to do the things or the steps, no, para ma-meet ninyo kung ano man ang expectation ninyo sa inyong mga ginagawa sa ngayon, no, Libra? What else? Lovers. Ayan. So, maybe, you know, ang iba naman sa inyo dito may magpapakasal na, may mag-aasawa na, or maybe entering a new love and romantic relationship. No? Maaring ganun ang sitwasyon. Maari din naman na ano, may mga expectation din kayo ngayon sa person ninyo or sa relationship ninyo that you need to work on na sa ngayon pa lang, no? Para makuha niyo din, ma-experience niyo talaga kung ano din yung ano ninyo, gusto ninyong mangyari sa inyong relationship or with your person. There may be also decision making dito na kinakaharap ang iba sa inyo dito, Libra, that is maybe related to your relationship din, no? So maaring ganun din ang sitwasyon for others of you. Maaring effort na effort din ang iba sa inyo dito sa inyong relationship. Maaring kayo lang ang nag-e-effort dito, no? So maaring ganun. We have gift. Ayan. So maaring may ano kayo dito, bonus kayo na matanggap galing sa trabaho, no? Maaring may bonus kayo, maaring may reward, may recognition na maaring matanggap kayo sa inyong trabaho for your job well done. Good job, Libra. Maaring may mga opportunities na mag-open up para sa inyo dito sa inyong trabaho din. Maaring may promotion dyan, no? Maaring ma-promote kayo, mabigyan kayo ng pay raise.
bonus, malaking komisyon, maaring ganun. Maaari din na may magregalo sa inyo dito material things na medyo malaki-laki ang halaga. Maaari din naman na financial ito. Maaring may magregalo ng pera talaga sa inyo dito or inheritance ito, Libra. Maaring may inheritance, no? What else? We have despair. Ayan. So, siguro ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, kung ano man ang yung mga expectations ninyo siguro ngayon, parang parang nag-evaluate kayo ngayon ng mga nangyayari, no, sa buhay ninyo. At siguro yung mga sinet ninyong expectations ninyo, no, sa mga bagay na ginagawa ninyo ay maaring hindi ninyo nakikita pa. Hindi pa nangyayari. Kaya siguro, maaring nawawala na kayo ng pag-asa ngayon, kung kailan nyo pa ba makikita. Pero alam mo, Libra, parang siguro ang iba sa inyo dito, hindi pa ninyo nakikita or hindi pa, wala pang resulta ang mga ginagawa ninyo siguro, or yung mga ina-expect ninyo, hindi ninyo ma-meet. Kasi maaring kulang pa rin din ang effort ninyo dito, no? Yun ang akin na pipick up dito. Maybe you need to put more effort on that, no? In order for you to succeed, you need to take extra effort at saka bigyan nyo pa ng attention. Bigyan nyo pa ng pagpaplano, no? Kasi yung great success, di ba? Kailangan ninyong pagtrabahuan talaga at kailangan din ninyo na pagplanuhan din, no? So maaring may kulang somewhere, no, Libra, kaya hindi pa ninyo namimit ang inyong expectations, maaari sa trabaho ninyo or sa relationship ninyo or sa kahit ano pang bagay naman yan, no? So pero huwag kayong mawala ng pag-asa, okay? Instead na mag-dwell on kayo doon sa kung ano ang negatibo, doon kayo sa positibo. Kung ano ang positive, possible outcome, doon kayo mag-focus, doon kayo humugot ng inspiration and motivation. Ang sa gayon, mas magaganda ang mangyayari, no? Mas magandang output ang makikita ninyo dito, no, Libra. So what else? We have pathway. Ayan, so marami talaga kayong dreams dito, marami kayong mga balak, marami kayong plano. Pero maaring kulang pa ang effort ninyo dito, Libra. You may need to put extra effort on those nang sa gayon may isa katuparan ninyo, no? Kasi magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon kung meron kayong gagawin na changes. Hindi magbabago kung maghihintay lang kayo ng external factors na sila yung mag-create ng pagbabago, 'di ba? You also need to do something about it. You have to do the effort, you have to do extra effort para ma-meet ninyo kung ano yung ina-expect ninyo, no? So, that's all I have for you for today. Libra, I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte kayo ng mundo sa ngayon, sana po ay okay kayo. Sana po ay safe kayo. Okay? Mag-iingat kayo lagi. And welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan po natin nga ng mga messages ninyo for October 17. Mature man, Aquarius, maybe you are dealing with a mature man around this time. This could be anyone, ano, sa buhay ninyo. Maaring ano to, parang pick up ko dito, parang foreigner ito. Maaring asawa ninyo ito, naliligaw sa inyo, boyfriend ninyo, boss ninyo, maaring ganun, or maaring ano din ninyo to, parent ninyo, no? This could be anyone, depende sa inyong sitwasyon. We have sudden wealth. Wow, napakaswerte ninyo sa ngayon, no? Maaring si mature man, maaring magpamana to sa inyo ng malaking kaperahan, malaking amount ng property, maaring ganun. Maari din na, ano to, panalo ito, Aquarius. This could be a win from Game of Chance, mga lottery, raffle, mga ganon, ano? I suggest also, Aquarius, please look up for the meaning of Master Number 11. Dahil that is a very spiritual number, highly spiritual, and that is very powerful number because that is a master number, no? We also have angel number 777. Paki-check din po ninyo, i-google ninyo yan. Anong ibig sabihin ng angel number 777 for more guidance? Maraming insights, information na mapupulot kayo dyan, no? Marami kayong mababasa dyan that will resonate with you na makakatulong sa inyo, okay?
So definitely, there's going to be a windfall of money. Big time itong kaperahan na parating sa inyong lalaki ng coins, di ba? At kaya malaking halaga ang maaaring dumating sa inyo dito, Aquarius. At maaari din ang iba sa inyo, ang swerte ninyo talaga sa ngayon. Kasi maaari ang pinagtatrabahuan ninyo ngayon, ang source of income ninyo is parang pagod na kayo, no? Maaring ang iba sa inyo, you're hoping for a breakthrough, for a financial breakthrough, praying for a financial breakthrough na magkaroon kayo ng pagkakataon na magtayo kayo ng sarili ninyong negosyo na, no? Para hindi na kayo magtatrabaho sa kumpanya or kung saan man, dahil kung ano man ang trabaho ng iba sa inyo dito, parang pagod na kayo, no? Maaring hindi rin yan ang trabaho ang gusto ninyong gawin, but you know, piniisip ninyo na mamimili pa ba kayo, ito yung opportunity na dumating sa inyo, kaya kinuha nyo na yung trabaho ito, even if that's not what you love to do, no? Pero yun, malay ninyo, di ba? Aquarius, maybe ito na yon yung financial breakthrough na hinihintay ninyo, yung sudden wealth na to, no? Baka dumating na talaga. I hope, no, and I pray for you, Aquarius, na dumating na tong sudden wealth na to, nang sa gayon makaalis na kayo sa pagtatrabaho, pag-iimpleyo, no, at makapagnegosyo na lang kayo, no, makapag to be your own boss na, 'di ba? At magawa na ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin, no? So I hope, no, I hope talaga na dumating na yan. Mag-iingat din kayo sa mga taong nasa paligid ninyo, dahil maaaring may mga low vibration people around you na hindi ninyo mapagkakatiwalaan. So don't share anything valuable, lalong-lalo na mga impormasyon, strategy, plano ninyo, dreams ninyo, no? Do not share that with other people sa ngayon, no? Kasi you never know, baka yung false person na to is around you, no? At baka makuha niyan kung ano man ang inyong plano, makuha niya ng mga impormasyon na mahalaga from you, you know, and they might use that against you. So mag-iingat kayo sa mga pinagkikwento ninyo or pinagkikwentuhan ninyo, no? Ano mga bagay-bagay, don't share valuable information with other people sa ngayon, okay? Dahil you never know, si false person na nasa inyong tabi. Kaya ayun, so maari din na may mga kasinungalingan na ang ginawa or gagawin ng ibang tao sa paligid ninyo. Maaring si mature man, no? Whoever that is sa buhay ninyo, maaring may kasinungalingan yan sa inyo, no? Or merong something na hindi magandang ginawa sa inyo dito, no? So, ayan, mag-ingat kayo. Be vigilant. Journey, may travel ang iba sa inyo dito. Aquarius, maaari din na si mature man talaga, malayo yan sa inyo geographically, no? So, maaring ang travel na to related kay mature man, maaring siya ay pupunta sa iyo, or maaring ikaw ang pupunta sa kanya. Malayo-layo ang travel na to, no? This could be an international travel, dahil marami ang bagahe ni kuya dito sa card, kaya medyo malayo-layo ang biyahe na yan, Aquarius. Your bad health, mag-iingat kayo, Aquarius. This is a warning for you, no? Na siguro stress out na kayo sa trabaho, no? Marami kayo siguro ginagawa, or because hindi yan ang what you really love to do na trabaho, kaya medyo mabilis kayong ma-stress, mabilis kayong mapagod, no? Maaring ano yan, stress sa katawan na, no? Sa trabaho, mental stress din, maaring ganon. Maaring that is physically and mentally draining na trabaho. Kaya siguro nahihirapan ang inyong katawan, no? So this is a warning for you, Aquarius, na ingatan ninyo ang inyong sarili. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Take care of your health. Mag-self-care kayo. Alagaan ninyo ang kung ano ang dapat ninyong gawin para mapangalagaan ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong well-being. Do so, Aquarius. Okay? Kasi maaaring may mga nararamdaman na kayo sa katawan ngayon na dulot ng stress, no? Kaya alagaan ninyo ang inyong sarili. Gawin ninyo ang nararapat. Okay? Maaari din, no?
na meron kayong someone na close to your heart. Maaring kapamilya ninyo, maaring kaibigan ninyo na merong iniindang sama ng pakiramdam, no? May sakit, maaring ganon, no? Aquarius, so ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.